sumainyo ang kapayapaan. Pagbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Maraming salamat, aking mga anak. Magpahanggang sa ngayon, kayo ay napagmamasdan ng Diyos. Higit ang inyong mga gawang mabubuti. Ang kalapit nito na puno kayo ng kaligayahan, kasiyahan, kapayapaan, kababaang loob. Habang ito ay inyong ginaganap sa inyong mga buhay bilang alagad. Kaya't aking mga anak, ano't anuman ang inyong mararanasan sa inyong buhay paglilingkod, ay huwag ninyong katakutan. Kundi ang lahat ng yan ay iaalay ninyo lamang sa Diyos. Ipagkatiwala ninyo sa Diyos na pumili sa bawat isa sa inyo. Dahil marami siyang magagawa sa bawat buhay ninyo. Sampo ng inyong mga saling lahi na sila man ay tatawagin sa takdang panahon upang sila man ang magpapatuloy ng inyong mga iiwanan sa panahon na iyon. Ating mga anak, magsanay kayo at mag-aral sa aking salita. Lagi ninyong taglayin ang aking mga bunga, mga bungang mahalaga tulad ng pag-ibig. Dahil yan ang magiging sandata ng bawat isa. Kung kayo man ay nananalangin ang taimtim, hingi nyo rin na lagi kayong mapuno ng pag-ibig upang sa bawat paghayo ninyo, kayo ay hindi magagapi ng kalaban. Magiging magpagtiyaga kayo, mapagtiis, mapagpakumbaba. Angarin ninyo ang kapayapaan lagi sa inyong mga buhay. Huwag kayong hihinto sa inyong buhay paglilingkod bilang itinalagang mang-alagad ng Diyos sa kawak ito. Upang hindi kayo makadaan sa lubak na daanan o bakubakong daanan, kundi ang magpatuloy kayo natutungtong sa pinatag ng Diyos sa mga panahon ito. Ang inyong mga buhay ay lagi ninyong pagkatiwala sa Kanya. Ang inyong mga karunungan ay hingin lagi sa Kanya. Ang inyong mga gagampanan tungkulin ay laging pagkatiwala na kayo ay pangunahan ng Diyos sa oras ng inyong pagtupad nito. Na kayo ay laging taglay at nangungusap ng tuwiran sa inyong mga karunungan. Kayat ninyo ang mga katotohanan na inyong naranasan sa piling ng Diyos upang ito magiging inspirasyon din lang, pag-asa sa buhay. Upang makamit din nila ang matibay na pagtitiwala at pananalig higit ang mga pananampalataya. Ang mga pananampalatayang nanamlay ng hinan upang ito ay maipanumbalik ninyo sa pamamagitan ng inyong mga kapahayagan na kanilang mapapakinggan. Mamalakaya kayo lagi ng mga kapwa ninyo na maidala ang kanilang mga buhay sa kanilang Diyos upang maranasan din nila ang biyaya at grasya, ang kapayapaan, ang kasaganaan, upang makalaya rin sila sa kanilang pagkakagapos sa lahat ng salot ng kanilang mga buhay. Aking mga anak, ito na ang panahon na kayo ay taimtim na mananalangin lagi sa araw at gabi. Hingin ninyo at ipanalangin ninyo ang mga kaluluwa na namatay na walang pagsisisi silang nagawa bago pa mang pagbigyan ng buhay. Ang mga lugar o bansa na laging nagkakaroon ng karasan, kaguluhan, hindi pagkakaunawaan, pagkabaha-bahagi. Napakapalad ninyo dahil narito kayo sa bansa ninyong ito. Bagamat minsan man may hindi kayo
nagugustuhan ng mga kaganapan na pinahintulutan ng Diyos sa mga panahon ito. Subalit narinig kayo na kayo ang tagapanalangin ng lahat ng salo, lahat ng pagbabago ng inyong mga kampuan, lahat ng mga buhay at pakay, na sila man ay dadalhin ninyo sa pila ng Diyos. Kaya't pag-iingatan ninyo ang inyong mga pagkilos, paggawa, ang inyong mga pananalipo, ang inyong mga isipan, huwag negatibo ang narinyan sa inyong puso at kalooban. Kundi, lahat mabubuting bagay lamang. Ito ang paniwala ng inyong mga kapatid na bago sa Jerusalem na ito, na silang pinili rin ng Ama. Sila ay inyong gabayan, pangalagaan, paglingkuran. Dahil pupunuhin din sila ang karunungan ng Ama. At pagkakatiwalaan din ng mga kapangyarihan tulad ninyo. Upang masigit pa rin, maraming maakay kayong mga kapwa. Kaya, huwag na huwag kayong hihinto. Lahat kayo ay magmahalan. Lahat kayo ay magpilingan. Lahat kayo ay magpanalangin. Lahat kayo ay magmalasakitan. Lahat kayo ay magtulungan. Lahat kayo ay magpatawaran. Sama-sama kayong manalangin lagi dito sa banal na tipan ng lugar na ito. Dahil dito itinakda ng Diyos na inyong tinatawag at pinapapuhinan, na inyong hinihingan ng lahat ng bagay, upang kayo ay lagi naming makatipan, upang ang mga salot na yan ay hindi ninyo maranasan sa bansa ito, sa lugar na ito. Ang lahat na mga nagaganap sa iba't ibang sulok ng sanglibutan nito ay inyong ihingi ng awat ng bago sa Diyos, na naway hindi ito manatili, maging ang mga sunog sa kagubatan, ang pagtuyot ng lupa, ang pag-ulan, ito ang magiging sanhi ng malakas na pagbaha na makakapinsala ng mga kabuhayan ng buhay ng tao. Aking mga anak, magmakaawa kayo sa Diyos upang lahat ay maligtas, makamtan ang kabayabangan, makamtan ang kasaganaan, makamtan ang mga himala niya, upang sila rin ay hindi magiging abala sa mga makamundong bagay, mawili sa mga makamundong bagay, at unahin nila na paglingkuran ng Diyos at mas higit pa sa kayamanan na kanilang pangangailangan sa araw-araw nilang mga buhay. Masigit pa na pagtunan din nila ng pansin ang magpuri sa Diyos, ang sumamba sa Diyos, ang manalangin at humingi ng kapatawaran, ang makalaya sa lahat ng kasalanan. Kaya sa Kwaresma ito, isa ito sa mga mabubuting bagay na inyong nararapat gawin sa inyong kapwa, maging sa araw ng pamamahayan. Kanila ay pinagbabawal ng mga walang alam sa katotohanan. Ito na inyong mga pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ay ipaglaban ninyo, dahil ang lahat ng inyong mga inihahayag ang siyang katotohanan. Salita na magbibigay buhay, salita na magbibigay bagong buhay, salita na magpapagaling, salita na magpapalakas sa inyong mga pangangatawan, salita na magkakaloob ng karunungan, salita na magpapatatag ng inyong mga pagtitiwala at pananampalataya. Kaya't aking mga anak, huwag ninyong panghinawaan paglingkuran ang inyong kapwa, dahil sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo ng buong puso, buong pag-ibig, ang Diyos ang siyang pinaglilingkuran ninyo. Sumayin niyo muli ang grasya at biyaya ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos. Pray.
Rachel. So tayo po ay dadako na sa pangalawang mensahe. Sa panalangin.